Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga kapwa ko OFW sa Europe maging sa buong mundo. Ako po si Alfred Amin. Sa mga bago lang po makakapanood ng aking YouTube videos, paki-like lang po, subscribe or click the bell button. Okay, so yung topic natin today is about pag-iipon pa rin. Magbibigay ako ng dalawang tips para makapag-ipon tayo ng pera out sa kinikita natin sa mga monthly salary natin. Okay, una, yung halimbawa ikay may extra pay, ikay pinapatrabaho ng extra hours, especially kung Sabado o talagang exit doon sa overtime hours mo pa, yan ay binibigyan ka ng halimbawa dito sa Barcelona, 10 euro per hour. Pinapatrabaho ka ng 4 more hours, like sa mga Saturdays more Sundays, yan ay 10 per hour. Ang iba nga 8 to 12 to 15 per hour pa. So halimbawa may 4 hours ka na extra, that's that will be 40 euro. So yung 40 euro na yun, na extra na yun, yun ay savings nyo na. Okay? So kung talagang hindi nyo mapigilang gumastos, bawasan nyo ng 10 yung 30 euros, diretso na sa savings nyo. Di ba malaking bagay? Hindi lang natin napapansin, pero malaking tulong yun sa pag-iipon natin. Pangalawa, yung bibili ka ng mga bagay na importante, katulad ng bigas, di ba? Katulad ng sabon, talagang ginagamit mo yan sa paglalaba. Halimbawa, bigas, nakalagay sa supermarket na 1, bibili ka ng isa, for example, 75 cents euro. Kung dalawa ang bibilihin mo, 1 euro and 20 cents lang. So, di ba, ang laki ng tipid mo. So, imbis na bibili ka ng isa, dalawahin mo na, nakakatipid ka pa. So, by next time, ganun din ang gagawin mo. Pag mayroong mga sale about sa mga needs lang, yung mga basic needs, okay? Huwag yun sa luho. Kasi pag sa luho ka mapunta, talagang wala kang maiipon. Hindi ka makakatipid kasi luho yun. So, sa mga needs lang, like sa bigas, sa sabon, panlaba, sa, di ba, sabon sa panligo mo o shampoo, imbis na isa-isa ang pagbili mo, o damihan na, katulad ng tissue, imbis bibili ka ng 2 piraso, mas mahal siya kumpara doon sa 12 pirasong bilhin mo, doon ka na sa 12 piraso kasi nakakatipid ka. O mga simpleng bagay lang guys na hindi natin napapansin, di ba? So hindi natin napapansin, pero iyon ay nakakatulong sa atin kung paano tayo makapag-ipon ng pera, 'di ba? So for today, dalawang bagay, dalawang tips po para makatulong sa inyo kung paano tayo makapag-ipon. Una, kung may extra hours ka, may extra pay ka doon, iipon sigurado niyo na 'yon. Pangalawa, yung bibili ka ng mga necessities, like bigas, like tissue paper, kasi kailangan mo talaga yon, like sabon panlaba, so kailangan mo talaga yon. Kung makakatipid ka naman doon sa pangalawang item, kung bibili ka ng isa, sa pangalawang item mas mura siya, bilhin mo na. Kasi kailangan mo rin yon, the following month, bibili ka rin noon eh. Kung, di ba? So, necessity. So, mga bagay na kailangan mo lang. Okay? So, maraming salamat po sa panonood. Sana makapulutan nyo to ng aral. So by next time, kita tayo sa sunod videos ko, more tips pa to come. Okay, maraming salamat at magandang araw ulit.